Ang oras po natin, alas 9:06 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. TZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paolo Capino at Edwin Eusebio, DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang inyong programang Executive Session. Live na live po kami ngayong Sabado. Samahan niyo po kami hanggang mamayang ikasampu at kalahati ng umaga. Huwag po kayo bibitiw sabagkat kompleto po ang barkada. Pera lang po doon sa mga kasama namin na medyo, siyempre, may busy ngayon. Ako po, si Attorney Dodo Dulay. Live na live po, walang iba, Secretary Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz, Paring Edwin Eusebio, at Paring Pau Camino. Good morning, boys! Magandang maga. Good morning. Ah, talagang, ano ha, yung, ano ba yung sino magumahan yung araw-araw na daw? Araw-araw na ng perwisyo ba? O, ano? Kasi iba dito, araw-araw perwisyo ang binibigay sa mga Pilipino, di ba? Yung iba gumagawa lang ng perwisyo. Yung iba gumagawa lang. Pero tama-tama dahil umpisa muna natin. Umpisa na yata, kung di ako nagkakamali, ang bar exam bukas. Bukas. Ito yung bar exam na isang linggo lang. Sapagkat ang, kung di ako nagkakamali, ay ang exam ngayon tatlong beses lang. Linggo, tapos Miyerkules, tapos Linggo uli. Yun ang bar exam na to. At saka maraming pag, maraming sites. Ano? Kaya doon po sa mga gusto mag-abogado na sumama sa aming gulo dito sa Pilipinas, sapagkat napakarami na nating abogado. Pero kailangan natin kayo, ha? Kailangan natin. Mag-aral kayo. Kulang pa abogado. Good luck po sa inyo. Good luck, ha? Hindi po nakukuha ang bar exam sa nasal lamang. Siyempre, kailangan din po kayong nag-aral. Pero good luck po sa inyo. Hindi lang sa review. Dapat na taong ka nag-aaral. Yun. Yun ang sikreto doon. Di ba? Sekboying, ano? Ang pag-aaral ng abogasiya ay hindi lamang... Continuing. Oo, 6 na buwan na review, kundi ayong ano, the whole time na ikaw ay nag-law school, di ba? Even after... Ano ba, sikreto mo nun at ipinasa mo yung... alam ko, ikaw top-notcher ka. Even after getting the... Basta yung 4 taon, inaalam mo talaga tungkol sa anong batas. Yung katuturan ng batas, alamin mo. At sa hindi lamang... No, 4 years that you're studying. Hindi lang sa letra ng batas, kundi doon sa... Hindi lang nangangabesa. Hindi mo lang minimemorya. Inuunawa mo. Yung relasyon ng isang batas sa bawat batas. At sinasabi mo, yung hindi lang reading the letters, pati yung analysis ng paggamit ng batas, importante. The reason behind the law. Bakit nagkaroon ng ganito? Ba't nagkaroon ng batas na ganyan? Dapat naintindihan mo yan. Anong issue? Dahil ang batas ay buhay, hindi naman yan. Ito yung sagot sa pangangailangan ng tao na magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Kasi kung walang batas, magulo. Ang ating lipunan. Yes. Order. Kaya nga yung 6 na buwan na review, sa totoo lang, kahit na 60 days yan, basta nag-aral ka ng 4 taon, baliwala yan. Kayaan mo na yun. Wala, hindi mo kailangan ng 6 months review. Pag nag-aral ka ng 4 taon. 3 months o 4 months review. Ano lang, yung after ng graduation mo, pwede na, no? Pwede ka na. Basta ano lang, refresher lang. Pero hindi mo lang malimutan ng ibang detalye. Pero hindi mo naman kinakailangan ng ganun katagal mag-review kasi mas mahalaga yung 4 taon na pinulot mo na nag-aral ka. So ayan ha, yan ho yung payo. Pero huwag kayo nenervusin. Ay, importante dyan eh. Ang unang-una, alamin ninyo kung saan. Yung unang sagot na darating sa isipan nyo, malamang tama yun. Yung ganun ba yun? Yes. Yung sa'yo. Instinct yun eh. At saka... Huwag masyadong yung... Isipin masyado. Huwag masyadong scholarly. Wag. Tsaka huwag mahahabaan yung sagot. Ayaw po ng ano yan, ang examiner yan. Gusto niya po, impunto. Ano yung siguro? Mga
three sentences, pwede na yan. No? Oh, may konting paliwanag, pero hindi mo naman sasabihin sa kanya lahat ng alam mo. Oh. Kasi mananawa yan. Ganun, saka babasa ng mahabang sagot. At saka, mahuhuli ka. Kasi maraming questions. Maraming tanong yan. Eh, di wala ka na. Oh. Dapat pacing yan. Pacing ka. Ah, ganun ha. Oh. Eh, pero paano ba ngayon? Online? Hindi ko lang subukan to online eh. Meron ba online? Online na ngayon to eh. Online to. Kaya lang sama-sama sila. Oh, pero maraming testing sa isang lugar. Maraming testing sama-sama sa isang lugar. Meron silang computer, sasagot sila. Iba na ngayon, ano? Dati kami di fountain pen pa nga ba gamit namin, bawal pa noon yung ano eh. Yung ballpen? Tinta. Kaya tinta, di ba? Yung sinasaw-saw mo? Yung mga... May mga kasabay kami sa mga ibang classroom. Oh. Pag hindi na masagot yung mga tanong, iniinom na yung tinta. No, totoo yun, totoo yun. Oh, nangyayari yun, nangyayari yun. Sa stress. Una-una muna dapat alamin nila saan ang kanilang site. Kasi baka kung saan sila pumunta. Eh. Okay. And then, the most important part is follow instructions. Yes. Follow instructions. Yun. Ito, online na to. Siguro naman. Sa exam yan, that's already, ano, 40%, 50% na yan eh. Following instructions. Following instructions. Not following instructions, yari ka. Yari ka. Kita na kasi comprehension. Tsaka ano, yung nga, yung comprehension nga, yung sinasabi ni Sek, yung tungkol nga sa, yung ano, ang kaalaman mo, at saka yung relasyon, kagaya niyan. Ano? Kamukha na, sige, magbigay ka lang. Toto, yung relasyon ni Toto. Yan, o, ganito, ganito. Yung mga relasyon niya. Mga relasyon mo. Mga. Mga. Wala sa pre-prod yan. Wala. Ikaw. May babatiin ka raw. Oh. Ayan. Mamaya. Pinakamahalaga. Hindi, batiin mo na. Mamahalaga. Pinakamahalaga yun, di ba? Pinakamahalaga yun. Sa mga relasyon. Oo. Pinakamahalaga, babatiin ko lang. Walang iba ang aking may bahay. Yes. Si Epi. Epi. Si Epi. Happy birthday. Happy birthday. Exacto. For the longest time, hindi na chechepo sa ating programa. Ngayon, chechepo. Exacto. Tama. Happy birthday. Happy birthday. At dahil sa birthday mo, birthday niya, ayang AP, magpapakain si Manong Greg. Ayun. Ayun, ganun. Tsaka na, siyempre, pero siyempre, belated happy birthday. Yes. Sa ating Pangulo. Oo, nga pala. Siyempre. Pagkasabay ng birthday niya, yung unang apo ko. Ganun ba? Birthday na niya. Happy birthday, Mr. Noong September 13. President. Tatlo. Si Diamate. Ah, ganun. Sakto, no? Tatlo ang binabate natin sa Marcos family. President FM. 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 September 11. President BBM. September 13. At siyempre... Si Epi na. Si Epi na. Hindi muna. Bago si Epi. Bago si Epi. Kasi kahapon. Irene Marcos Araneta. Hindi nga po. Magkakasunod ba sila? Magkakasunod eh. Tapos susunod si AP na. Swerte. Swerte mo naman. Ang bigat mo naman. Happy birthday. Happy birthday po sa inyo. Sa lahat. Sa lahat. At saka sa lahat ng mga kanilang karawan. Oo. Yung mga nagbe-birthday. Ha? Oo. Saka nabati mo na yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga. Oo. At saka wala na, tumigil ka na doon. Sino ba ang babatiin natin? Marami. Marami tayong babatiin dyan. Yung mga nakikinig sa atin dito, syempre, all the time. Ano? Oo. Pero pag-usapan natin, pinag-usapan sa Senado, kasi napakaganda nung punto na, ano ha, papansinin ko lang kasi napanood ko lang. Yung mga na mahilig na bumatikos doon sa... Yung banat ng banat doon sa, lalo doon sa confidential pan, yung yes. CF, nung gano'n, diba? Yung ganun. Eh, alam mo, inamin naman nila eh. Hindi, in fairness ha. Inamin naman nila na wala naman silang pruweba na meron palang sinasabi na irregularidad, wala naman pala. Wala. Alam nyo, eh, kung wala naman yung pruweba at haka-haka lang, eh, wag na hunin yung... Ano to? Confidential and intelligence funds. Oo, binabakbakan nila ng binabakbakan. Eh, inamin naman kahapon na... Wala naman daw pala silang pruweba. Eh bakit yung binabakbakan? Nagsususpensya lang pala kayo. Suspensya lang. Kaya nga meron dito ha, para malinaw ha, meron hong, alam mo, nagkakamali yung iba eh. Natanong, ay hindi ito, wala to, walang audit to. Sa totoo may audit ho yan. Sa totoo lang. Lahat ho ng pera ng gobyerno, ino-audit ho yan. May proseso ho yan. Hindi ho yan totoo na sinasabi na hindi po na-audit. Wala ho exempted sa audit eh. Wala ho. Ay, nga factor ngayon ang ruling. Kailangan ma-audit. Ino-audit lahat yan, di ba? Eh, na mahirap yung mga komisyon eh, nagsasabi na tumatalungan. Tapos yun ang gagamit na pambakbak. Hindi naman tama yung kanilang sinasabi. Lahat po ng pera ng gobyerno, kahit po yan ay confidential fund, ino-audit. Tsaka merong ano, may proseso po pag-audit. May proseso in lahat yan. May proseso po lahat yan. Oo, at diba? Sana, iwas-iwasan natin na ang Senado, yung House,
ay nagiging Senate Commission on Audit. Kasi hindi naman kayo Senate Commission on Audit. Oo, eh. Diba? Oo, diba? Oo. Tsaka ano? Senate kayo eh. Oo. Tsaka ano? Tsaka... dapat i-validate ang information. Yes, bago kayo bumana. Para hindi ho tayo nagiging source ng... Misinformation. Misinformation. Yes. Oo, tama yan. Diba? Hindi ho ano... not everything is politics when yes. it comes to the jobs that we are doing. Yes. Bayan po ang pinag-uusapan natin. Bayan na ho yan. Oh. Kagayan yan. Kagayan ng ganito. Issue. Yung tungkol dun sa... Yung nga, may... Napanood ko to eh. Yung Parent Teachers Association daw. PTA. Masyado daw... bakit daw... kinikikilan ng Parent Teachers Association ng mga eskwela na nagbibigay ng voluntary contribution. Kasi tumutulong sila sa mga eskwela na kulang. Diba gumagawa ng mga project yan? Oo, gumagawa ng project. At saka matagal na yan, talagang tumutulong saka sila. Saka kanyang ambag yan. Ambag talaga sila. Kaya lang, hindi naman sila obligado. Obligado hindi. Ba sila? Hindi. Kaya voluntary kaya yan. Kaya voluntary contribution. Kung ayaw na lang magbigay, pwede hindi sila pwede magbigay. Hindi sila magbigay. Oh, oh. Hindi naman sila babanatan. Hindi lang lalagay yung pangalan nila sa nagbigay. Oh, yun. Kasi hindi sila nagbigay. Oh, oh, oh. Voluntary oh, eh. Kaya voluntary. Nga sinasabi, ito kasi yung kay BP, Education Secretary Inday. Binanatan siya. Hindi ba paninikil ho yung pagbibigay ng voluntary contribution yung Parent Teachers Association? Hindi binalikan niya. Voluntary. Kung talaga kung sa tingin ninyo masama ito na nagbibigay ng voluntary contribution ang Parent Teachers Association, oo. Magpasa ho sana kayo ng batas para pagbawalan ng voluntary contribution. Oo. Diba? Diba? Oo. Di tapos. Tapos ang kwento. Tagal na naman PTA eh. Palang pa natin yung nag-aaral pa tayo, may PTA na tayo. Tumutulong talaga yung mga yan. At saka, ang sinasabi lang ho natin, ang pamilya, ang bahay at saka eskwela magkatuwang yan. Mm. Kasi hindi lang sa eskwela kukuha ng ano. Bahay nga, importante education dyan. Yung mahalaga kasi, ang magulang, meron din naman silang participation niya. Involvement. Meron dapat. Silang kinalaman yes. Sa buhay ng mga anak nila bilang estudyante. Yes, paghuhubog. Kahit na iniiwan natin yan sa mga guro na maging second parents, hindi ho pwedeng mawawala rin tayo ng gusto. Yes. Dapat meron tayong pakita pa rin ng ating kalinga sa kanila. Oo, importante yun. Kasi hindi naman lahat nasa eskwela eh. Mas maraming oras sa bahay. Punto dyan, may ambag kasi ang magulang. Kapag nagpapaaral tayo, hindi lang sa publiko yan. Kasi privado, meron ng Parent Teachers Association. Malaki ang ambag. Kailangan pong isama ang mga magulang doon sa pagpapatakbo, basically, ng eskwela. Kasi may ambag dapat yung mga magulang doon sa pag-aaral ng kanilang mga. Ito, natatandaan ko nung si Pau, estudyante sa Ateneo. Lagi pinapatawag to, di ba? Lagi. Yung tatay si Alvin. Si Alvin. Halos taon-taon yun. Alam mo, nabutan natin yun, di ba? Nasa nagpo-programa tayo. Bawat quarter, pinapatawag. Pinapatawag. Pero wala naman binibigay ng report card. Wala, pero pinapagalitan. Pero ang binibigay sa kanya, sinosoli sa kanya. Problema binibigay. Yung mga aparatos. Aparatos. Ako lang ang epektos, mga epektos. Epektos, yung nakumpis ka sa kanya. Oo, nakumpis ka rin pa. Yung mga Betamax. Saka ako lang ang VHS. Yung mga... Ako lang ang abogado na laging nagbabar exam. Yan. Ha? Paano nangyari ang abogado? Basta yun na yun. Yun na yun. At saka ito palaging green card ito. Ah, green? Oo. Green card ito. Sa Ateneo High School. Ay, green card palagi ito. Alam mo, sa dami ng iyong record dyan, Pao, dyan sa Ateneo, valedictorian ka dyan actually. Actually, nakikita namin yung luha ng tatay mo nung araw. Madalas namin makita yun. Isipin mo, nagra-radio, tatawa ka. Naghihinagpis yun. Dati hindi umiinom tatay mo dahil sa iyo. Napainom. Dalaga kami napatawa. Pero yung kanya hinagpis at tayo ang testigo, no? Hinginig tayo. Sa mga pinagdaanan ng kanyang ama. Oh, kasi wala tayong ginagawa. Sa iyo, sir, dati biglang papatawag ng principal. Yun, no? Dati sa spoken si Tito Alvin. Sa mga makita mo, tulala na lang bigla. Oo, tulala. Napakasarap kausap. Tapos bigla na lang tulala na. Inaabot sa atin yung mga BHS at saka yung mga magazine. Oo, pinatawag ako sa school. Tsaka ano, ako lang yung public official na... Nagbi-VIP din. Yan. Ano yun? Public official. Public official na nag-VIP. Public official. Ay, hindi public, nag-VIP rin. Ano yun? Mukhang maraming alam dito sa Pao. Ito lang, meron lang komento si 77. Aga ha.
7783, COA audit tanong sa Congress, incongruous sa in aid of legislation. Tama naman kasi yung audit hiwalay na po na function niya. Kaya nga yung pag-usapan natin ngayon pagbabalik ng mga ganyan, mga audit-audit. Piniliwanag ho, magandang paliwanag po ni Ombudsman yes. Martires. Noong humarap siya, at tinanong din siya ng tanong na yan. Di ba? May nagsabi nga rin, asan ba yung mga, ano dyan, yung bang mga resibo niyan? Sabi, siyempre sabi nga ni Ombudsman, alam nyo eh, kung ibibigay ho namin yung resibo niyan, eh, di, hindi na confidential yan. Pero talagang yung alam mo, kailangan talaga yun lang, pinaliwanag lang ni Ombudsman na yan ay may proseso din kahit siya mismo eh. Yes. Ombudsman na nga siya eh, di ba? Kahit siya mismo nagsasabi na ginagamit niya, alam niya meron JMC, maliwanag sa kanya, di ba? So ewan ko bakit nagiging issue ito na pinupukol sa ating vice president. So, ano? Sana hindi mo kayo mga ano, mga text line ng mga tao na mga nakikinig sa atin. Oo nga. Marami. Basa nga kayo, basa nga kayo diyan. Mga text line tsaka ano. Basa kayo ng Facebook, nasa Facebook ako, nasa ano, nasa YouTube ako. Bumabasa sa Facebook. At saka ano lang ha, kasama dito din yung sa usapan lang ho sa Kongreso. Yun namang issue kanina kung Jonat yung ay kahapon itong last week yata na to, meron mga lumabas na naman doon sa social media tungkol ho dito sa issue ng ating mga kulungan, yes, diba? Yes. Kasi mamaya pag-usapan natin yan. Oo, kasi importante meron ano eh, meron silang PR drive ngayon itong mga drug lords. Yes. Drug lords ano? Ano ba nangyari ito nga? Paliwanag bago tayo mag-break muna, Sek. Paliwanag mo nga. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari diyan sa papel na yan? May mahiwaga papel ka na. Yeah, merong ano, meron lumabas na papel. Na sinasabi na nag-order tayong pabalikin sa Muntinlupa yung mga naroon na sa Sablayan. Yung mga inilipat na sa Sablayan. Inilipat kasi nagde-decongest tayo tsaka para sa behavioral ano control, nilalayo natin yung ibang tao para hindi masyadong nakaka-apekto sa ibang kasama. Yeah. Tsaka ito eh, continuous to. Sino inilipat? Ngayon, meron pa lumabas na order na naglilipat daw tayo pabalik. Peke. Sino mga inilipat nyo doon sa Sablayan? Sino itong mga ito? Hindi, meron tayong nilipat na isang grupo. I-grupo? Na nanggaling sa military prison. Okay. Nung tumistigo ito sa... Ay, ito ba yung galing ng... Dilima cases. Okay. So ito yung mga Dilima... Witnesses. Yes, okay. Ano lang, we found it wiser na wag muna silang ilalagay sa general population kasi meron silang mga dating mga papel dyan na gusto nilang balikan in conflict with the status quo. Eh, magkakagulo eh. Iniiwas natin. Ayun. Kaya nilagay doon sa Sablayan. Sablayan. Nang biglang may lumabas na papel na pinababalik na sila. Ano to ha? Bilibid ha? Hirap na hirap akong pabalikin to sa Muntinlupa dahil parang nakuha nila yung kalooban ng mga captor nila doon sa military prison. At kahit na mga official na ron ay parang matamlay pag hinihingi natin ibalik na. Ganun ha? Baka parang may hanggang dumating si Secretary Chodoro ay parang ayaw nila ibalik yan. Eh, nagkakaroon tayo ng suspecha tuloy sa kanilang mga hinahawakan mga tao at marahil kanilang mga aktibidades sa loob. Nakasalamuhan nila nung panahon na nandun sila. Bago dumating si Secretary Chodoro. Buti na lang dumating si Secretary Chodoro. Nakita mo na Secretary Chodoro sa tinding na tinding pala. Binalik agad sa atin yan. Isang sabi lang. Samantala sa kabila, palis na yung laway mo. Ayaw pala isauli. Nakaapat na sulat na yata tayo doon. Noon yan. At na-confirm na ba si Sec? Yes. Tapos na. Yes. Kaya automatic. Ang nagtanong si ano lang. Si. Parang sa akin din. Parang si Riz Harun Taveros lang nagtanong. Kay Gibo. Ah, ganun? Pero okay naman. Okay naman. Pag ganun din naman ang dinaanan namin ni Ben-Hur. Sa kami, siya lang magtanong sa amin. Then, saka ano naman, di ba? Tayo courtesy naman yan. Karapatan naman yan. Pero ang magiging dyan, nailipat na sila. Nandoon sila. Doon sila. Pero parang gustong bumalik eh. Kasi may lumalabas na mahiwagang... Memo! May memo daw. Si Sek. Order eh, no? Sek. Pineke. Pero pag yan at ibang mga usapan tungkol dito sa mga preso at binibid, pag-uusapan natin pagbalik ng ating programa. Pero mag-break po muna tayo. Ang oras natin, alas 9:25 ng umaga. Yun. Yan ang mga ano, hagod umaga ng Sabado. Ready na kami. Isig Boeing para mamayang gabi.
na ano kumain at saka mag-dinner kasi birthday, 'di ba? Mag-birthday, kaya lang magpakain kami. 'Di ba? Ganoon lang aming trabaho. Eh, saan mo mapapakain? Depende kung saan 'yung gusto. Pero 'yung pag hindi mo alam, hindi ka imbitado. Oo, hindi. Ay, siyempre, hindi sila kasama dito. Good morning, Pilipinas! Ito po 'yung programang Executive Session. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po rin po natin, live na live po, Secretary Boyeng Rimulla. Congressman Jonathan de la Cruz, parin Pao Cavino at parin Edwin Eusebio. Good morning, boys! Good morning. May nag-message lang sa akin si Sir Buddy Bernardino na ano natin niya, Angry Bird. Hindi lang ako makareply kasi sinuspend ng FB yung, from London, yung account ko for 3 days. Hindi ko alam kung bakit. Ay, hindi, siyempre. Buta yung mga pinapalabas mo kasi. Mga palalaswan. Sir Buddy, good morning. Hindi lang kita mareplyan. Mayroon pa ibang mga bati dyan sa ano. Ikaw, basa niya sa YouTube. Ito si Buddy Compansano. Sabi niya kasi, katayo-tayo lang daw nagbubulahan, puro pabor sa binabasa natin. So babasahin ko, Buddy, yung mga text mo. Basahin ko naman yung text ko on air para hindi naman kayo bias. So sabi niya, yung confidential at Intel Bands Queen, bili na lang kayo ng confidential pants na tinda ng maraming may bulsa para safe. Eh kasi naman, pabasahin namin ganitong comment. Si Dan Reyes, sino ba yung kasi yung obobs na nag-raise ng issue sa PTA? si Joe Omelia, kawawa ang Pinoy, lahat na lang bili na pamahal, nagugutom ang tao. Anong ginagawa sana ng ating pamahalaan? Yeah, na-address naman po na-address. Marami. And of course, si Ena, yan yung ating mga unang text dito. Ayan, ito naman, meron dito kay galing kay Edwin Villanueva ng Kawayan City. Oh, naimbagabigat. Naimbag. Tama po, sir. Mga sir, komisyon, disiplinado, maraming pinag-uukulan ng pansin na hindi akma sa kanilang posisyon. Mas marami pong mas mahalagang bagay na inyong pinagdedebatehan para sa kapakanan ng mamamayan. Ayun ang kanyang komento. Sa Facebook naman, si Evelino Navarro, at sana din lang po, mas malaki ang ilagay na confi at intel fund sa Coast Guard at Navy. Sabi ni good morning kay Rolando de la Cruz. Sana narinig daw ni Senator Ontiveros yung sinabi niyo. And na? Then yung tungkol sa confi. Tungkol sa confi. Tapos sabi ni Raul Remodaro, good day mga ka-executive session, mabuhay ang mga Epsilonian barristers ng UE College of Law. Yun. Epsilonian. 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 Ay, iba yun. Iba yun. Iba yun sa FC. Huwag mo ihahalo yan. Baka umbagita na katabi mo. Iba yung FC, iba yung UPC. Magkaiba yan. Okay, SOJ. Yung po bang SOJ, yung po bang confidential fund ay legal ba yan? Alam mo, ito tapusin na legal po yan, legal yan. Legal. Meron kasi mga agencies. Gastos ng gobyerno na kinakailangan mabilis na hindi regular expenses. Na kailangan mabilis ang desisyon, kaya binibigay po yung mga ganyang confidential funds. At para lang sa kalaman ng taong bayan, meron hong mga rules yan na kailangan sundin. Hindi basta makukuha. Liquidate po yan. May liquidation process. May memorandum circular dyan. Dinasabi kung paano yan. Ino-audit yan. Di ba? Para malinaw lang ha. Baka kasi akala porky confidential. Ganun lang yan. Hindi ho ganun yan. Ino-audit din ho yan ha. Ano ba? Meron pa ba? Ito lang. Basa lang dito. Ito tungkol kasi ito yung pag-usapan natin ngayon. No? Sabi ni 7783, dapat daw sa mga kulungan lagyan ng CCTV, more CCTV within the jail facility and a strategic places to avoid jailbreak and riot. Tapos lagay daw ng chapel at saka mosque. Make them busy to pray. Ha? Yeah, meron lahat yan. Meron na. Ang problema ho talaga yung congestion. Yes. Ang Muntinlupa, Bucor sa ano dito sa fit New Bilibid, tinatawag niya New Bilibid Prison. Fit for ano lang yan. It's the biggest mega prison in the world. Wow. Yes. We have 30,000 prisoners. Na yung National Bilibid, pang ilan man ba talaga yan? Ilan? Si Boy? Fit for what? Lang yan. For how many? Fit for how many lang yan talaga? 5,000. 5,000. 30,000. 4,800 actually ang design. 4,800. Ang laman, 30,000. So almost 600%. Dapat ho kasi dyan, hindi ho Central Prison. Tayo po kasi isang kapuluan. Dapat nakakalat po regional, sa regions ang mga bawat kulungan para mas may family support ang bawat preso na nakukulong dyan. Ang nangyayari lang, yung priority ng budget ayaw nila ibigay dito at napupunta po sa dredging tsaka sa mga bagay na pinagkakakitaan ng gusto na alam natin corruption naman ng pakay. Kaya lang ayaw ho nilang ilagay sa tama yung
yung ano, yung priority po ng gobyerno. Ito ho yan eh. Pagka hindi ho natin na decongest yan, kahit ano pang CCTV ilagay mo, pag 30,000 po ang mukha dyan, na nakaano, meron hong kultura dyan na lumalabas. Nakakaiba. Nagkakaroon po ng subculture, sariling lingwahe, sariling ekonomiya, kasi nga napakalaki po ng nasa pakaraming tao na nariyan. At mahirap pong kontrolin pagka ganyan po ang sitwasyon. Yun. At yan ho ay dahil nga yung congestion na yan, congestion din yan sa lahat ng mga jail. Hindi lang na yung BDB yan. No? Pero mas matindi dito sapagkat nandiyan na yung mga sentensyado. Convicted na yun nandiyan. Ang isang dapat maunawaan nila, ito pong New Bilibid Prison ay mahigit 70 taon na dyan. At ilang henerasyon na po na nakabantay dyan, mga tao dyan, saling lahi na ng mga magkakamag-anak na nagpunta dyan. At sa dami ng batas na pinasa natin para itaas ang antas na pamamahala ng ating Bucor, ay hindi ho nasusunod lahat ng batas sapagkat marami hong nakakapit pa rin sa posisyon, nakakapit sa patalim na nasa posisyon na sinisikap po namin linisin na Civil Service Commission. Pero hindi ho lahat makukuha kagad. Kaya dapat talaga paramihin ang regional jails para ho mas manageable ang population. Kasi dyan, pag may CCTV ka, sigurado ka magagamit mo. Dito kasi, sa dami ng tao, design na lang yung isang senador lang, basag na yung CCTV. Wala na yun. Ang bottom line kasi dito, nakikita ko, Sec Boying, ay kahit ano pa ang gawin natin dyan sa mga jails na yan, kapag yan ay 600% ang overpopulation niyan, hindi masusolusyunan talaga yung mga problema diyan sa loob. Uulit at uulit sapagkat sobra. Ano ngayon, ang sa world trends ngayon sa penology, ang talagang dapat na size lang ng isang bilangguan na ganyan ay hanggang 2,000 people lang. Ayun ang ideal. Yung talagang ideal. 2,000. Para masikaso mo. Ang example nga natin dito, pag 30,000 yan, at nagbigay ng budget ng national government. Di ang pagkain pala niyan billion na. Kagad. So napakaraming nagkakaroon ng atin ng ano ng interest na mag-cater diyan, catering. Kontrata. Alam niyo ho 'yan. Sa 70 pesos a day. Pag tinanggalan po ng 20% 'yan, 14 pesos. Yan po yung calories na kailangan nila, kulang na. Namamalnourish po yung mga tao. Kaya kailangan po diyan talagang 2,000 people hanggang ganun lang ang economy of scale mo. Para hindi ho masyadong nakatingin sila sa malaking pera. Napakahirap eh. At saka nangyayari dyan, dahil nga dyan sa congestion, dahil dyan sa mga ganyan sinasabi ni Sec, nagkakaroon nga ng subculture. Kasi may mga pera na convicted na nandiyan dyan, sila na ngayon ang amo. At sila gumagawa ng ekonomiya doon. Sarili nila. Alam mo kasi, pag ang isang kulungan ay congested, lahat ng kailangan mo dyan para guminhawa yung buhay mo, pribileyo. Yes. Alam nyo po, pag pribileyo, gastos ho yan. Kaya maging ugat ng korupsyon sa loob yan sapagkat pribileyo ang hinihingi mo eh. 30,000 ang tao, 4,800 lang ang pwede. Yun lang makikukuha ka lang ng tutulugan na maayos eh, boss. Malaking bagay. Diba? Meron ng ano to, boss. Meron tayong tinatawag na zero sum eh. Yung zero sum, pag merong kumuha ng mas malaki, meron na babawasan. Meron na babawasan. Plus 1 minus 1, ano? Plus 1 minus 1 yan. Ngayon, kagaya po niyan sa New Bilibid, dito sa Muntinlupa, ang dami po diyang kubol. Yes. Yeah. Tinanggal po ni Bantag yung ibang kubol sa labas, nilipat naman sa loob. So nagkaroon ng kubol naman sa loob. Kaya ngayon, wala na kami maipasok, wala na tayong madalang tao, wala na tutulugan. Parang halirang sardinas na. Aapa pa rin palabas. So pinatanggal namin yung kubol sa loob. Pero yan po kasi, privilege po nila yan na na naging kultura po. Nakasama sa empleyado, pinampumapayag empleyado. Lintsak-lintsak, ilang trucks ng plywood na pinasok sa loob. Kung nakakapasok po ang plywood sa loob, ibig sabihin, at mga division, di lahat kaya ipasok. May mga baril na pumapasok sa loob, palaksak, droga, yan po yung mga iniiwasan natin. Kaya, dapat manageable population talaga. Manageable population. In every para mayroong correction function. Para pwede natin sila rehabilitate
ihanda natin na sila ayos, ano? Na makabalik sa lipunan. Oh. In any jail, in any jail. Oh. Dito, malaki-malaki. Mm. Eh, yung pang mga municipal, provincial, etc. Oh. Oh, lahat yan, oh. Lahat yan. Hanggang ngayon, ang move na gusto namin, na sinisimula namin ngayon, kausapin namin ng mga provincial jail, na yung mga sentensyado na mas mababang mga termino, ay doon na lang dadalhin sa mga provincial jail. Yes. Para mas malapit sila sa mga pamilya nila. Para, oh. para hindi na rin makunti sa mga Muntinlupa. Saka importante yung sinasabi ni Sec tungkol doon sa support system ng pamilya. Kasi if you're talking about reformation, rehabilitation, etc., kailangan kasama ka pagdating ng araw ng pamilya mo. Kasama sa sistema, sistema yon ng rehabilitation. Parang ano yan, pa-pao. Para rin yung estudyante, pao. Pag kasama pamilya dyan. Hindi lang yung, para BTA, di ba? Diba? BTA ka, hindi lang yung teacher. May involvement pati parents. May involvement pati parents. Yun. Kaya ang ugat nga ho dito, sa totoo lang, ay talagang prison congestion. Yes. Kahit ano pa ho ang gawin, kahit ano pa ho ang ilagay dyan, kapag punong-puno po yung ating kulungan, ay talagang mag-uugat po ng maraming problema yan. Lagyan nyo man ng CCTV yan, lagyan nyo man ng kung ilan guard yan, pag dumagdag pa yung guard sa dami na nasa loob, di ba? So, hindi po talaga masusulusyan. Ang kailangan po talaga disperse natin. At yun po ang tinutulak. Ang tawag dyan ng ating regionalization. Ang tawag dyan ng ating consultant na sikat sa buong mundo na Pilipino, si Dr. Raymond Narag, yung ano, yung coping mechanisms na dapat maawat natin kasi hindi talaga nakakabuti. No, yun. Yung congestion, ano? Yung congestion. May talagang, mga coping mechanism. Oo, napakahirap. Hindi lang naman, yung congestion, hindi lang naman sa ano yan, sa prison. Mm. Pumunta ka sa mga informal settlers. Mm. Congested yan. Di, ang daming problema abuti mo doon. Ganun, nangyayari din yun. Siyempre, nangyayari yun eh. Oh, di away-away kayo araw-araw doon. Sa dami, sa dami nyo. Sa traffic, di ba? May congestion. Tapos, diba? Traffic. Rodriguez. Nagagabas lang ano. Nang balit. Nagagalit, di ba? Congestion. Parang ganun. Basta congested ang area, mas maraming problema talaga. Kaya nga po, ang tinutul, ang solusyon po talaga dito, ay magkaroon ng decongestion. Regional jails. So regional jails. System. Lang, it's a system. Kaya lang yung budget ayaw ibigay. Ala budget eh. Ha? Ala budget. Dalay nga sa dredging eh. Hindi sa long-term dyan, solution. Ayan ang problema. Hindi, nagagalit na ngayon ibang tao tungkol dyan eh. Dahil nga, bakit ganun ang nagkakaroon ng mali na puntahan ng mga pera ng bayan. Dadalhin niya sa mga kalye na hindi naman kailangan. Sa mga mahuhukay ng kalye na wala na masira, hinuhukay. Oh. Sana naman unahin natin ito. Ito, importante ito, eh, no? Maganda rin yung sinasabi ni Sec tungkol dun sa participation ng local governments. Kasi may mga local governments kaya naman nilang hawakan yung kanilang mga persons na na displaced. Sa mga PDL, so PDL so persons deprived of liberty, pwede na nilang kahawakan na lang muna doon, nila. Kasi napakarami ho talaga eh ng ating mga preso na kailangan ilagay diyan. Iisa lang po talaga ang tulong niya sa mga pamilya mismo ng mga preso. Yung regionalization, LGU mismo, yung provincial jail, papayag sila na ilagay namin doon yung mga sentensyado to 3 years or less permanente, malaking bagay yan kasi hindi na ho sila mahahawa sa nagiging ugali sa loob. Yung kultura kasi doon. Kasi pag binasok mo sa loob yan eh. Ay! Kung baga doon sa nung UBLIBIT prison ano ba yan? Parang doctorate dyan, ano? Doctorate level na. PhD ka na, ano? Ganun parang PhD, eh. Pag sinama mo dyan, boss, ito eh, ano lang to eh. Kung baga sa sa eskwela, pag nasa provincial ka pa lang at saka city, boss, baccalaureate degree ka lang. Pero pag umapa ka ng New Believer, boss, magiging postdoctoral. Masters. Ka na. Masters at saka PhD na. Masters, PhD at saka postdoctoral. Oo, hahawa. Magkakaroon ka na ng professorial chair. Aba, ganun kabigat doon sa New Believer. May master ka na. Kaya importante po talaga na ma-decongest po yan. At talagang asahan po natin, siguro aminin na natin, asahan na po natin na magkakaroon po talaga ng problema dyan sa loob. Hindi po masusulusyan ng permanente yan. Sapagkat sa dami lang po talaga ng preso sa ating kulungan, 600% o 6 na basis po na
umulit, sumobra yung mga tao sa loob, eh talaga magkakaproblema. Nagkakapalitan na ng mukha dyan eh. Totoo, pati pagtulog, nagkakapalitan na ng mukha. Ganon? Oh. Dahil sa ano, no? Sa dami, sa no? Sa dami, oo. Tapos eh, bukod dyan, alam mo, bukod doon sa mga nakukulong, ha? Eh, meron pa lang dyan na may visitation pa yan. Oh. So, papasok mo pa yung pamilya. Siyempre, kailangan mo naman pakausap. O, hindi ba? Yan ang problema. Ngayon, sinasabi ng iba dito, dapat yung mga DLG, PDLs daw must ask Congress to augment the budget. Yun nga yung hinihingi natin. Na sana po, mag-allocate lang po over the next few years ng malaki-laking budget. Baka pagpatayo po tayo ng maraming... Ang budget po ng Department of Justice ay 0.6% lang po ng national budget. 0.6 ha? 0.6%. Wala man tayo yung 1% ng national budget. Ang DPWH is around 25%. Of the national budget? Parang ganun, 20% of the national and budget. One specific section of that particular budget is even bigger than the budget of most departments. Ganun. Like, yes. what budget item is that? Your honor. Leveraging? Farm to market road. Flood control. Tignan sa maiwagang cellphone. Ito yung flood control. Farm to market road. Flood control. Flood control. Flood control dredging. Dredging yan. Flood control. Flood control na. Hanggang ngayon, pinabahan naman tayo. Parang ganun. Anak ng pating. Eh, pag naayos, wala silang budget. Pag naayos, wala na silang budget. Hindi, kaya nga, ito nga, ang panawagan natin na sana, bigyan lang ng budget na makapagpatayo lang ng isang regional jail, maski na once every year lang eh. Once every, malaking tulong na yun eh. Nababalis lang natin. Ilan sa timo, Sigboy, ngang more or less kailangan mawala para tuminuti-nuto sa bilibid? Ilan ang dapat ilipat out of the present population? Ilang percent? 95%. 95%? O, para lang maibalik, ano? Mm. Sa regular. Eh, ibig sabihin, no, kung 95%, ag-aalis ka ng mga 25,000. Mahigit. 27,000 ang ilipat mo. Medyo ano yan, kailangan natin may paglalagyan tayo na, no? At wala pa ngayon, ito ang problema ho eh. Wala naman ho tayong mailipatan noong 27,000 ngayon kasi wala nga pong infrastruktura para tumanggap noong 27,000 PDL. Ang binibigay ho sa atin ng Kongreso dyan sa budget, patsi-patsi lang. Hindi ho yun ang kailangan. Kailangan ho mga bagong building. Patayo kailangan talaga, mga bagong no? Site. Bagong mga items para sa mga magbabantay, bagong schooling para sa magbabantay, at marami pa ho. Siyempre, yung mga rehabilitation facilities na kinakailangan mo, training facilities, para maayos natin ang kanilang direksyon pagkatapos. Wala bang kapangyarihan? Kasi ano nangayin mo dito, ibalik sila sa lipunan eh. S.O.G., wala bang kapangyarihan yung LGU na sila mismo magpagawa ng sarili nilang gear? Hindi, meron kaming ginagawa ngayon na PPP, Public-Public Partnership na sistema. Yun ang pinag-aaralan ngayon. Na baka tulong yung ating mga LGU dito sa pag-decongest ng ating mga kulungan. Pero malaking problema ho talaga. Pero alam niyo po, ang solusyon na ginagawa po dito ay hindi lamang naman po doon sa jail, kundi po yung buong proseso ng isang tao na... Yung ano lang, yung piyansa lang. Pinaluluwag namin ang piyansa para hindi naman kailangan ikulong ang taong pwede makapiyansa. Yung mga medyo... Yung mga nasisentensyahan na mababa, na wala naman dating record, pwede naman probation, tsaka parol. Yung iba naman na... First time offender, pwedeng parolado. Kaya sa unang baksak pa lang ng kaso, yung iba pwede na. Ginagawa na natin ang paraan yan. Ginaman mo na. Kaya continuous ang pag-uusap namin sa Korte Suprema para yung justice system ma-fine-tune para mabawasan ang nakakulong. Pero hindi ho sapat yan eh. Ang kailangan, kausapin din namin muli yung mga pulis na tigilan na po yung paghuhuli na hindi dapat hulihin. Tanim. Pagtanim ng ebidensya. Marami pa ho. Marami pa hong kailangan kausapin para maiayos po natin ang justice system. Yun. So, ibig sabihin, hindi lamang yung issue noong kulungan, kundi yung buong sistema. Mula po sa sa law enforcement, sa paghuhuli ng mga salarin, hanggang sa trial, pagpapiansa, sa paglilitis. Buo ho yan. Sa sentensya, sa pagkapiit naman, ay anong mga patakaran na dapat baguhin natin sa pagpipiit ng mga tao. Tama. Kaya lang, sinasabi nga dito, sabi dito, municipal jail, dapat dalawa, provincial, dapat tatlo ang main. Tama ho yan. Mas marami pong jails tayo na nakakalat, mas maganda po. Sapagkat yung ating inmate population, kailangan
kontrolado. Kung hindi, ay talagang lolobo at lolobo ang problema. Ang ano eh, yung mga trends in penology ngayon sa iba't ibang bansa. Oh. Yung second chance, ano? Marami silang second chance mechanisms. Pagbigyan. Pagbibigyan. Yung mga napapaaway, sabihin natin, na hindi naman napapaaway dati. Oh. First time. Mm. Bibigyan nila ng probation na mataga, mahaba-haba. Oh. Kaya ngayon, inaayos natin ang appointments natin sa probation, sa ating probation system. No? Oh. Inaayos natin ang mga appointments natin sa parole system natin. Sa lahat ng mga tao na pwede natin i-appoint sa DOJ, ginagawa na natin. Susubukan natin puruin ang buong plantilya. Tama, tama. Yun lang. Minsan, mabagal ho ang maproseso. Hindi ho namin lahat kontrolado. Pero lahat po ng ano, sinisikap naman natin na pabilisin ang proseso. Yan. At kailangan lang, kumpleto ang tao, kumpleto ang sistema, at merong support system pagdating sa infra para magawa yung dapat gawin ng mga ahensya. Eh, lalo na dito, pagdating sa correction. Sapagkat ang dami mo na napalabas, ha? Ilan ba yung napalabas mo, Sec, na mga... May... Dami, tuloy-tuloy yung iyong ano eh. 8,000 hanggang 10,000 na napapalabas natin. Na. Ito ay... ito po yung mga halo-halo na po na sa kulungan. Sa ano po yan, ha? Ito po yung sa mga bilangguan lang po ito sa mga sentensyado. Bukod pa po yan sa mga nakakulong lang awaiting trial na napalaya rin natin. Ayun. Bukod pa yung mas marami yun. Pag-uusapan natin kasi malaking problema din yan. Mga hindi pa sentensyado. Pero babalikan natin yan kasi ng kulit nitong sa atin sa technical. Kaway na kailangan kaway. Kaway ng kaway. Kawayan na natin. Pag-break na muna po kami. Ang oras po natin, alas 9:52 ng umaga. Minamahal. Minamahal. Frank Eli, no? Frank Eli, OPM. Ang gagaling talaga ng mga OPM natin ngayon. Minamahal. Walang iba yan, yan dedicated yan para sa aming kasama dito. Walang iba si Paring Pau. Paring Pau. Ba't sila yung minamahal po? Nakikinig at nanonood ang ating father-in-law. Ay, wow. Father-in-law po. Pati mo. Good morning. Tsaka si Mami Luz. Ayun. Sila ang minamahal mo? Sila ang minamahal. Sila lang. Si Daddy Eddie, favorite father-in-law. Yung anak nila, hindi mo... Yan, mahal na mahal. Yeah. Ang bigat, ano? Talagang mabuhay. Maraming kasalanan to. Maraming kasalanan. Kaya pa na yun. Huwag niyo si, ano, si SOJ na magsabi ng kasalanan mo. Hindi, ayoko na magsalita. Pero dahil panahon ng bar exam. Baka masira buhay nito pag sinabi ko lang. Gusto ko lang i-bring up yung grabe yung CCTV na lumabas sa Abra dun sa pagkapatay. Oh nga pala, no? Ano ba nangyari dun? Oo, umaga, isang umaga, si attorney... Maria Gonzalez Alzate. Alzate. Yung ating kumpanyera sa profesyon, no? Natambangan. Ng bar exam. Natambangan sa tapat ng bahay niya. Tapat ng bahay niya sa Abra. Mm. Ano? So yung unang gunner, pumutok muna. Tapos, tumakbo, may motorsiklo na naghihintay. Tapos nung sumakay na yung unang gunner, pinaputukan pa ulit nila. Nung dumaan sila. Dinaanan pa nila. So talaga nung plano talaga nilang tuloyan talaga. Talagang major. Pero si, ando na NBI eh. At tinitingnan na NBI ngayon. Kaya si Governor Valera nag-statement talaga na... Pero ang NBI nandiyan ha. At may suspects na tayo. Meron na. Kausap na rin ng asawa niya. Hindi pa rin bibigay ng statement yung asawa ni Alzate. Ni Attorney Alzate. Pero former judge ang asawa niya. Tapos, ang NBI is on top of the case. Ayun. Kita nyo, napakabilis naman. Bilis. Buti naman. Secretary Boying. Ano, lahat ng CCTV na yan, inungkat na ng NBI yan. Sila unang nagano. Pati yata sa mga karatig na bayan, na-trace na yung dinaanan ng sasakyan. Alam nyo, ito lang naman, ano, yung mga ganyan ho, sana tumigil na dahil pasensya na ho. Kapag kayo po ay natitigan ni Secretary Boying, talagang... hindi po namin palalampasin yung mga ganyan. Kailangan po magkaroon ng ng hustisya sa bayan. Hindi po pwede ang dadaanin sa ganyang dahas. Pasensya na kung sino man ang masagasaan dyan. No? Pero yan po ay kailangan talagang ilabas, hanapin at ipakita ang katotohanan. Pasensya na. Kahit sino pa yan. Pasensya na. Pag natapatan kayo, ganun po talaga, no? Alam nyo naman, di ba? Kasi meron na, may suspects na tayo. Meron na kagad, yan. Kita nyo. Tigil announced na kasi. Announced here dito sa executive session. Pero ano ba ang nakikita dito, Pao? Yung sa, at balibalita lang, ano ba? Politika ba ito? Ang politika eh. Pero hindi, politika, syempre hindi. Hindi, work-related siya. Work-related. Napakahira po ng ganyan na, ano, na pangyayari sapagkat yan po ay nagbibigay ng agam-agam sa ating mga kababayan. Kaya po, napaka-importante po ng
ginagawa po ni Secretary Boying para po yung mga ganitong mga bagay. Kaya nakikita yun, di ba? Ang dami ng problema, yun, no? Check, ano? Daming problema sa mga ganitong mga bagay. Hindi maubos yan, eh. Basta mahalaga, the law enforcement is always working properly para ma-solve ang mga krimen. Yan. At the best way to solve crimes is for the perpetrators to be prosecuted, na mademanda natin ng mga may sala. Yun ang importante, ano? Mahalaga, na hindi palampasin. Na hindi, dapat mahuli natin at mademanda natin. At masabi natin sa taong bayan kung sino gumagawa nito. Yun. At isang ito, ha, kasi sinabi mo yan na Sick Boying na kailangan malaman natin kung sino yung gumagawa nito. Pero ito kasi, last week, nagkaroon ng statement itong si Senator Grace po dahil nga dito sa problema doon sa SIM card registration. Mm. Di ba? Meron nga tayong nahuli na pogo na merong ang dami palang ano, no? Ang daming e-wallet. May mga e-wallet yung mga SIM card nila. SIM card, ano? Oh, SIM card na ang dami. May isang bilyon. Ano ba ito? Iba ibang pangalan ba ito? O ano lang? Siyempre. Nasaan yan? Naka-load yan sa mga... Tapos iba ibang pangalan. Ano? Tapos naka-GCash yan. Naka-GCash? Naka-e-wallet eh. Yan ang... Kasi nasabi ng iba, dapat itigil na yung online registration ng SIM card, gawin ng face-to-face, manual verification. Sabihin mo dyan, na Sick Boying? Kasi online ngayon yung registration ng SIM card. Hindi na pwede online, defective yan eh. Defective yan. Defective. Hindi ba pwedeng ayusin kaya itong sa online para sigurado? Hindi, dapat yan may validation. May period of validation. Pina-validate dapat yan. Ba-validate. Ibig sabihin, pag naglagay ka sa online ng iyong registration, dapat may iba pang within the next 100 days, magpakita ka. Ganun. Dapat ganun yan. Meron dapat limit. Dapat yung mga telco, sa SOJ, di ba? Pag bago nila ilabas yung SIM. Saka dapat dyan, merong sworn statement yan. Oo, pagbibili mo. Itong numero lang, kailangan hawak, kontrolado at ginagamit. Yes, pagbibili mo. Sabi mo ba, Sick Boying, dapat ba magkaroon ng amendment yung batas? Siyempre. Sapagkat yung batas eh, as sinasabi lang eh, i-register yung SIM card or hindi naman nakasaad sa batas kung anong pamamaraan ng pag-register. Baka pwede nang daanin sa IRR to. Tingin ko pwede na sa IRR eh. Baguhin pwede, kasi, pero siguro mayroon pa tayong kinakailangan na waivers na pa-execute sa mga holders ng SIM card. At siya siguro... Kasi yung mga waiver na yan, mahalaga yan dahil ginagamit for fraud eh. Oo. So dapat yan, meron tayong stopgap dyan na maawat natin yung fraudulent mechanisms. Oo. Ma-freeze natin ang accounts kagad. Alam mo, ang nakikita ko... Kasi ano, AMLA dyan na may problema, nagkakaproblema dyan ang AMLA. Sa dami, sa dami ng transaction. Oh. Example, kahapon, may isang international number, hindi ko na nga alam kung ano yung local nun, yung mga plus 92, plus 1 something. Tapos, puro hindi India, lang text. India 91. Tawag sa'yo? Tawag talaga. International? From paano mo alam kung ano yung system nila. Kasi, yung number, may parang plus. Tumawag sa'yo? Oo. Lagi yun, marami yun. Ano sinabi sa'yo? Offer ng opportunity daw. Anong opportunity? Tapos, yung trabaho daw. Automated? Saka yung mga survey. Yung picture, lalaki. Pero kasi pag nakita nilang nag-scene ka, tatawag ulit. Tapos, hindi ko alam kung kaya nila mag-transmit ng virus habang may tawag or kung anumang mga malware. Pero ako hindi ko talaga sinasagot yung mga hindi mo kilala yung number. Una-una, siguro... Pero may sinasagot ka, hindi mo rin kilala. No? Walang pangalan. Ha? Walang pangalan. Meron. Depende sa... Pinakita ka tamisan, sinagot mo eh. Oo eh. Ha? Diba? Number lang siya lumabas? Tapos umiti ka kagad nung sinagot mo. Hindi, kasi ang hindi mo nakita doon, nagpadala ang picture sa kanya. Kaya sinagot siya. Nakita yung picture. Sabi niya, sinagot. Yung mga picture mo. Yung mga picture mo. Pinadala mo. Daddy Eddie, good morning. Daddy Eddie, good morning. Chipser. Hindi, pero isa nakikita ko, Sick Boying, paring Edwin. For example, itong sa mga SIM card registration, Sick. Dapat ito siguro sa batas, pagbawalan yung multiple SIM registration. Na kapag ikaw ay i-limit dapat more ang control. More than two or three numbers, dapat yun, bawal na yun. Sapagkat ano ang rason kung ikaw naman ay lehitimo
na mag-rehisto ka sa pangalan mo nang lampas sa tatlong numero. Yun nga, dapat yan bawal yan. Oh, no? Diba? Kaya nga sa batas dapat yan eh. Yun, hindi yun. Lang IRR yan. Dapat yan may specific illegal act yan. Illegal act yan. Parang may badges of fraud. Oo, badges of fraud yan. Na paggamit mo nito, automatic. Kasi ito lang ho, ah, meron lang ako kaibigan kasi, ah, Sec Boyig, na usong-uso po ngayon. Usong-uso ngayon. Yung pong tumatawag sa inyo na taga-banko. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po. Ang dami pong na-scam dyan. Yung pong kaibigan ko nga, na-scam yan. 2.5 million. 2.5. Ano? Million. Ano? Dahil sa sumagot lamang dito sa mga ganitong mga tawag, dito sa mga ganitong mga text. Kapag kayo po ay tinawagan na sinasabing banko na hindi po kayo naman tumawag o nagtanong, mag-alala lang po kayo. Huwag po kayong aanga-anga at sagutin ninyo at bigay niyo yung mga numero. Ang pinaka number one po, yung mga nakikinig po sa atin, ha? Huwag po kayong magsasabi ng inyong OTP o one-time password. Huwag na huwag niyo pong ibibigay yan. Kapag hiningi po yan, linoloko po kayo yan. Scam po yan. Huwag po kayong aanga-anga. Ang gawin niyo po, kung totoo po sila at bangko sila, tawagan nyo po ang bangko ninyo. Wala pong bangko na tumatawag pag weekend. Sapagat lahat yan ay sasabihin sa inyo, kahit tayo tumawag, ang tawag ho niyan ay Monday to Friday lamang. Pag yan tumawag ng weekend, mag-ingat na ho kayo. Kapag yan sinabi sa bangko, hiningi OTP nyo, mag-ingat na ho kayo. Panloloko ho yan mga yan. Malamang-lamang, mabubudol ho kayo niyan. Kaya dapat din, ito kasi problema eh. Marami nagiging biktima ng online scam sapagkat binibigay yung OTP. Kapag binigay niyo po yung OTP niyo, eh lihiti mo na po, magiging lihiti mo na yung transaksyon ng tao kasi binigay niyo na. Kumbaga sa bahay mo ito. Yun, oh. Ha? Oh. Kumbaga sa bahay ito, ibinigay niyo na po yung susi ng bahay ninyo. Pinapasok ninyo eh sa bahay ninyo. Nakopya na lahat. Ito simple lang. Hindi lang yung ganyan ka-complicated o sophisticated. Yung mga scammer sa mga tindahan, ha, yung mga nagpapa-encash ng GCash. Kunwari, kailangan ko ng hard cash. So, pupunta akong tindahan, papadala ko yung GCash, tapos bibigyan nila ako ng cash. So, yung mga scammer gagawin, marami yan, mga sindikato yan. Pupunta sa iba't ibang tindahan, but since alam nila yung number nung pagpapasahan ng GCash, ang gagawin nila, parang magsisend ng papadalan yung pera tapos ihingiin yung OTP ng mga tindero. Buti na lang pag aware yung mga tindero tsaka yung mga nagbebenta sa loob, yung mga employee na bakit OTP nang hinihingi? Yung nasa labas hingin, ipadalan nyo na daw po yung OTP para mapadala namin yung pera. So, maraming ganun sa TikTok especially nung start of the year na ba't namin ipapadala yung OTP? Ba't namin ibibigay yung OTP? Ibig sabihin, tinatry nyo kami. Paliwanag natin kasi, Pawe, yung OTP po, yan po yung susi, one-time password, susi po yan ng bahay nyo. Kung sa GCash po yan, yan po yung susi ng bahay ng GCash ninyo. Password. Kapag hiningi po sa inyong OTP, makinig na po kayo, ha? Sabihin nyo sa kapitbahay nyo, sa mga kamag-anak nyo, pinsan nyo, magulang nyo, asawa nyo, kapatid nyo. Kapag hiningi po yung OTP nyo, magduda na po kayo kasi wala pong bangko na humihingi po ng OTP o one-time password. Huwag po kayong aanga-anga. Ha? Sabihan nyo na po, wala pong ganyan na lehitimong hihingan po kayo ng OTP. Ha? Pag yan ginawa po yan, tumawag na kayo sa bangko nyo. Alamin nyo na, totoo ba na hinihingi ninyo yung aming OTP? Sasabihin mo, hindi po namin ginagawa yan. Ha? Kasi marami kasi din tayong mga kababayan na hindi mulat. Hindi naman natin po sinisisi. Pero wag po kayong basta maniwala. Lalo na kapag hindi yung nakikita yung tao at tumatawag lamang. Kaya maraming nabibiktima dyan eh. Lalo na ho ngayon na ang dami pong mga tao na sangkater ba ang SIM card? Eh doon lang nga sa mga nahuli na pogo ni Secretary Boying eh. Ilan libo? 2,000 yata. Yung OTP scam, ibigyan ko example. Itong linggo lang na to, maraming casino sa Las Vegas. Las Vegas? Na-hack. Ang tawag social engineering hacking. Siguro, yung mga employee na hindi aware o kaya kasabwat, may kausap lang yata na 10 minutes. Tapos napasok nila yung system ng mga casino doon. Ganun? Dahil sa parang na-reveal nila nung mga tao sa loob ng mga empleyado, siguro unknowingly din, na a-acquire ng mga hackers yung...
pag sumagot ka kasi ng call, nag-entertain ka ng call unknown, delikado na, may access na kagad sa iyo yan. Oo, alam na. At saka alam nila. Cellphone yan eh. So yung mga hackers doon, na-disable, pati mga casino, pati yung check-ins. Biglang nag-manual. Unknown numbers. Unknown numbers. Ang mahalaga, pag may tumatawag sa inyo, sabihin niyo mag-text lang. Tsaka sabi sa news, may isang malaking resort na nagbigay ng ransom money kasi kailangan nila mag-resume ng operation eh. Ransomware. Ito so, po tandaan ninyo. OTP din yun. Yun pong pinayo po ni Secretary Boy. Kapag hindi po ninyo kilala, eh huwag nyo na po sagutin. Ganito lang naman po yan eh. Kung kilala niyo naman po sila, magte-text at magte-text naman po yan eh. Papakilala sa inyo yan eh. Pero pag tumawag yan sa inyo, hindi naman nakalagay sa contacts ninyo, eh di unang pwede nyo sabihin eh, sino ka ba? Ba't ka ba tumatawag? Pero huwag nyo sagutin, di ba? Or kahit hindi nyo ba po sagutin eh, kung talagang kilala po kayo niyan, kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, o kung sino pa man, eh magte-text at magte-text po yan. Kaya huwag nyo pong sagut-sagutin yan para hindi po kayo mabudol. Eh, problema talaga. Ang sasagutin nyo lang pag nangangailangan na ng sustento. Ito na. Nangangailangan na ng pangtisyon. Wala kaming ganyan. Kapag yan na ibinigay ninyo, parang pinapasok nyo na yung magnanakaw sa loob ng bahay ninyo. Eh, paano nyo naman kung irereklamo ngayon yan? Eh, kayo nakabigay ng susi. Diba? Eh, mahirap. At saka, tanda nyo ngayon eh. Diba, Sekboying, cyber na ngayon eh. Everything is virtual, pati yung pera ngayon eh. Hindi mo na nga nakikita pera eh, diba? Wapasok nila sa cellphone mo eh, no? Meron din usong scam ngayon sa mga WhatsApp naman. Yung kunwari magla-like ka, pero bibigyan kita sa isang page, bibigyan kita ng 500 pesos bawat like mo. Ay, so, nako, talagang kapadala ng link, lalikean. Pero ang alam ko kasi magbibigay sila ng isa pang link which gives them the access para mapasok yung cellphone mo. Kaya ingat lang, huwag kayong sasali sa ganyan. Alam ko, mahirap ang buhay. Easy money yung mga ganyan. Kahit nakasampu ka, edi 2-5 isang araw. Pero pag napadala sa iyo yung link para mapasok yung cellphone mo, wala ka na. Pati GCash mo, Paymaya mo, at saka ibang mga cash apps mo, mapapasok mo. Basta isa pa dyan, bukod sa huwag yung sasagutin lang basta-basta, huwag kayong mabubulag doon sa napakagandang mga alok sa inyo. Kasi pag napakaganda po niyan, malamang yan, Japix yan. Yun lang good to be true. Kamagangan na if it's too good to be true. At totoo ito, Pao, hindi lang totoo ito sa pera. Ito, makinig ko kayo. Ha? Hindi lang po yan totoo pagdating sa pera. Pati po din totoo yan doon sa mga naliligaw sa inyo. Pag masyado maganda ang pinangako sa inyo, malamang yan, si Pao Capino yan. Kaya mag-play ko na tayo. Ang oras natin ay 6:14 ng umaga. Manghara na, sana ayong makita ang aking munting harana. Munting harana. Good morning, Pilipinas. Ito po ang inyong programa, Executive Session, live na live po. Last segment na po, ha? Pag po kayong BBC, ha? Last segment na po kami. Magtatapos na, kaya tumutok lang po kayo hanggang mamaya dahil tuloy-tuloy po ang usapan namin ngayon dito. Ano? At siyempre, kasama po natin, walang iba, Secretary Boy Mimulya, si Paring Pao Cabino, Paring Edwin Eusebio, yung tatlo, may kanya-kanya mga ano yan, may kanya-kanya mga urgent ano yan. Yusek, may nagtatanong sa'yo dito. Kahit mo po sa asawa, Yusek Dodo, hindi po ibibigay ang OTP. Sabi nila Binia Tamina. Sasagutin ko yan. Paano? Pag yung sa asawa ninyo, hiningan pa kayo ng OTP, ibig sabihin, mas sarado pa yung kabaan nyo kaysa buksingero. Kasi hindi mo dapat bibigyan ang asawa mo OTP. Dapat, ba't hiningan pa niya OTP? Abot mo na. Diba? Dapat nakabukas. Open. Parang ginagawa ni Secretary Boying sa kanyang bahay. Open. No need. Bakit mo OTP mo? Anytime. Salbahe ito. Dahil kailangan, ito, salbahe kayo. Kailangan nyo pang i-OTP ang... Ikaw ba pang ino-OTP mo ba si, ano? Si, si Sai? Wala naman kasi laman yung i-OTP sa akin. Ayun. Nakita nyo. Yan ho, number one sinungaling. Ayan, pwede ba naman, no? Wala nang laman.
naman yan. Wala ay, kalaman. Yan ang problema. Pag in-OTP nyo, yung may bahay nyo, ibig sabihin nun, ay, nilirendahan ninyo. Wag ko ganun. Si Glenn, may tanong din sa'yo. Ka-GI mo yan. Oo, ano na naman. Sabi niya, gano'n ka dami daw ang confidential funds mo? Wala tayong confidential. Meron. Pero ano lang yun, pang... Confidential nga eh. Pang confidential. Paggabi lang ho yung bumubuka, paggabi lang. Hindi, ito basahin ko lang yung mga comments. Sige, comment. Nakita akong tatlo, apat dito sa DZRH. Maraming na-disappoint kay Senator Robin Padilla dun sa pagtatanong niya nitong Senate hearing. Bakit? Anong issue? Anong kasi issue? Nagkaroon ng technical question, tinanong lang na ni Senator Robin Hood kung civilian in nature yung mga Coast Guards sa buong mundo. Sinagot naman ng tama, pero parang na-feel nung iba, ng ating mga kababayan, na parang dina-downplay ni Senator Robin yung role ng Coast Guard para protektahan yung mga isla natin. So yun yung sentiment ngayon. Parang ano yun eh, parang police, civilian ng police eh, di ba? Oo. At saka sa buong mundo talaga, ang Coast Guard, eh civilian po ang trabaho talaga niyan. Never po yan hinalo. Law enforcement yan. Doon sa military. Domestic laws. Oo. Kaya nga yung Coast Guard, pag tinignan nyo po sa buong mundo, kamukha dito sa atin, ang Coast Guard, nasa ilalim ng DOTR, Department of Transportation. Kasi nga civilian ito eh. Ang trabaho nito is really purely civilian. At saka, lagyan po natin ang konteksto, no? Yung pong ang Coast Guard po, nilalagay po yan pagdating doon sa issue na sa West Philippine Sea, precisely para hindi po maging military issue yung ating pagbabantay dito sa West Philippine Sea. Kapag binagyan niyo po yan ng military, eh magbabakbakan po dyan. Kaya tingnan niyo po, ito ha, tingnan niyo po yung nangyayari sa West Philippine Sea. Sino po ang nilalagay na barko ng China? Militia. Mga Chinese militia. At Chinese Coast Guard. Sino humaharang doon sa iyong isyo? Di ba Chinese Coast Guard? May hinangmarang ba na military? Wala. Nababanggap sila ng teritoryo nila yun. Oo. Coast Guard to Coast Guard. Coast Guard din. Coast Guard. Kasi nga, hindi mo pwedeng iangat yung bakbakan to the level of the military kasi magiging military ang nature noong ating country na hindi naman natin. So bawal ang grade ship doon? Hindi naman. At ang dami, lagi naman sinasabi ni Presidente BBM na ito talaga ay pag-uusapan. Kaya ang patrol capability natin is really Coast Guard na eh. Coast Guard doon na papunta lahat. Coast Guard na. Of course, pinapalakas at yun ang frustration ni Secretary Gibo na magkaroon sana ng more yung military modernization sapagkat kulang na kulang ho talaga ang ating mga gamit dito sa military, no? Sapagkat hindi din naman natin masisisi, kulang ho talaga ang budget na naiugugol para sa ating military modernization. Kasi alam ko, sick boy, military, at tagal na yan, di ba? Military modernization, dapat ngayon, buong Port Bonifacio, di ba, na-modernize na ito, siguro dapat may... Dapat, ano yun, kasama sa 15-year plan yung Port Bonifacio, no? Oo. Tsaka yung BCDA. Oo. Kaya lang, na-dilute. Na-dilute yung pera eh. Oo. Kasi naging real estate. Oo. May ibang agencies na pumasok. Oo. Kaya ngayon, nag-enjoy naman yung mga military handlers na mapasama sa corporate world. Nakalimutan nila yung kanilang papel doon. Naging business. Yung business na lang. Nawala na yung pondo na pang-military na dapat i-modernize natin dapat, ang ating military. Di ba yung ano yan? Gumawa sila ng real estate arm itong military noon. Wow. Ayun dati ano military arm. At saka yung BGC, alam ko ang pondo nito was really allocated for military modernization eh. Kaya lang ewan ko lang kung ano nangyari doon, nabigay naman yata kaya lang nawaldas. Hindi, ano kasi tsaka inabot ng Asian crisis yung perang yan eh. Ah, ganun kaya ba? Hindi natin alam saan nagpunta eh. Yung inabot ng 97 billion, Asian crisis yan eh. Yung billion, ano? Yung dapat na magiging pera natin sa so modernization na galing sa Fort Bonifacio BGC ay parang napahalo sa krisis noong 1997. Kaya hindi ano yan eh patapos na ang FDR administration. Hindi si FDR ba yan? Oh, parang ni yumaong Pangulong Ramos. Kaya na rito. Kaya yun ang problema dapat na gamit na yon para makakuha tayo ng panibagong mga kasi yung mga perang gamit, yan, imbis na idiretso sa modernization,
in-invest pa nila sa real estate. Eh. Umikot eh. Oo. Bumili sila ng mga golf course kagaya ng Riviera. Ay, yun diba, yung mga ganon. Feya, Amari. Tsaka namili sila ng lupa na undocumented. Ganun? Oo. Spariyos. Oo, yun ang ginawa ng military noon. Kaya nagkababuyon yan. Hindi, kaya nga dapat po linawin lang po natin. Nawala tuloy yung ano, yung pati yung basihan ng sweldo na yung ating parang pension nila, pension, oh, pension diba? Nila, pension fund nila, naubos. Kaya ngayon, binabalikat ngayon ng kaya nung panahon ng FDR, maraming milagro nangyari. Noon, nasira yung military ano, finances ng military, finances ng military nasira, nagkagulo-gulo. Ako para sa akin, nakakalungkot din na ganun nga yung nangyari. Tapos nag-iba na kasi yung aspect din ng self-defense tsaka war eh. Hindi lang yung physical lang kailangan mong bilhin, pati armaments. Meron ng cyber security, meron ng cyber na talaga ngayon. Meron ng AI. Ang criminal activity ngayon. 80% ang cyber. May cyber element. Digital at na. At marami talaga, 'di ba, si Boeing, gusto nila na cyber kasi unang-una wala kang kahirap-hirap, wala kang diba, yung eh. Yung ating diba? Nangyari sa staffing pattern na naayos sa NBI sa through our help, 'di ba, naayos natin. Ano 'yan? It will go to cyber. Marami doon mabuti sa cyber, 80% ng cyber na natin papupuntahin. At pa dito, nagkaroon ng pinalawig mo, Sec Boeing, dito sa plantilla ng NBI, yung kanilang cyber crimes division. Yes. Ano? Yes. Na pinalawig mo nga yan para nga magmaraming ahente na ma-train tayo at saka mapalagay doon sa cyber crime. Kasi sabi nga nila ngayon, kaya mo na magpabaksak ng isang ekonomiya, cyber lang ang gagamitin mo. Yung konteksto niyan, hindi nabobombahin. At walang risk sa criminals to. No risk kasi hindi ka nakikita eh. Gagamitin mo lang, computer lang. Papatayin na lang nila yung kuryente, tubig, lahat ng infrastructure mo. Tapos doon na magse-self-implode na lang yung mga bansa. Yan ang delikado ngayon. Kaya kailangan ho talaga na palawigin talaga din natin yung ating sa military. Pero kasama po dyan yung pag-uusap po doon sa pensyon ng AFPA. Pabayaan po natin si Secretary Gibo ang mag-ayos po yun sa DBM. Ano? Pero kasama po yan sapagkat kailangan po natin ng mas maraming budget para po. Ito, linawin lang natin ha. Hindi po totoo na binibigyan lang po tayo ng armamento na libre. Hindi po totoo yan. Kahit sinasabi sa Amerika, hindi po totoo yan. Binabayaran natin yan. May bayad ho yan. Wala pong libre dyan. Walang libre dyan. Baka kala ho ninyo, ay, tulungan tayo, bibigyan tayo. Yung pong nababalita po ng mga barko na galing po sa Amerika. Refurbished na kuno. Refurbished. Hindi po libre yan. Kahit laos na yan, binabayaran natin binili yan. Binili po natin yan. Kaya iba laos na, diba? Binabayaran pa rin natin. Kahit Japan or Korea. Totoo pala yung war is business. Walang, boss, there's no free lunch. Lahat yan binabayaran. Kailangan natin ng pera, pambili. Hindi naman ganun ang pagbebenta ng military equipment. Kasi natanong ko yan nun eh. Sa ambassador ng Amerika. Sabi ko, you're here in Philippines. You are helping us out and you want to put your bases here. You have to pay. Where's the armament that you can sell us? I mean, where's your armament? You said you will help us. Sabi, sure, we will give you whatever you like. Buy it. They have the money, buy it. Ganun ang sagot. Oh, nagulat ako. Ay, ganun. Ay, baka akala ko tulong eh. Diba? Ay, ito naman. Bago lang tayo mawala kasi maraming nagtetext lang ha. Pagbago magpaalam. Sabi ni Alvin Suarez, Cebu City, hi guys, executive session. Good morning. Keep up the good work. Thank you. Tapos sabi naman ni 7783, digitally expert ang China. Hindi lang ho China. Marami pong expert na yun dyan. Na magpaalam na tayo. Kasi deadline na. Wala na tayo magagawa. Bago magpaalam, binabati natin yung jurors, mga reporter kay Secretary Boeing dyan. Justice reporters na nakikinig sa atin ngayon. Magandang umaga po. Ako si Edwin Eusebio. Ako naman po si Paolo Capino. Happy weekend. Maraming salamat po. Ito po si Boying Remulla. Next week, see you again. At ako naman po si Attorney Dudulay. Sangana po ng aming mga kasama dito na nawawala. Si Jen sa JB. Siyempre, kumpil ng anak niya. Congratulations, Sen. Sa anak mo, ha. Senator JB Arce ito. Ambassador Teddy Boy Locsin na busy sa kanyang trabaho bilang special amboy. Amboy. Sa China. At saka si Paring Ed Abir na hindi ko alam kung nasa si Paring Ed. Ano? Medyo alam ko. Nag-aayos na ng bubong. Ako po si Atty. Dulay. Sabahan niyo po kami next week. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Bye-bye. Ang balitang ito.